Mangiyak-ngiyak na nanawagan at humingi ng tulong ang ina ni Dr. Chow Tiao Yumol kay President Bongbong Marcos. Sana matulungan kami ni Presidente Bongbong Marcos. Nasa panganib na ho ang buhay namin. President, maawa ho kayo sa amin. Sa labis na takot para sa kanyang buhay, naka-bulletproof vest nang humarap sa GMA News si Moy Kim Yumol. Siya ang asawa ng pinaslang na si Rolando at ina ni Dr. Chow Tiao Yumol mula daw ng Barilin ng kanyang anak si dating Lamitan Mayor Rose Purigay. Marami na raw ang nagsasabi na mag-ingat ang pamilya. Retiradong pulis Lamitan ang kanyang asawa na parati raw nagdadala ng baril na lisensyado at may permit to carry. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Malacanang tungkol dito. Giit naman ng ina ni Dr. Yumol, hindi raw niya kinukonsente ang ginawa ng kanyang anak. Muling pinuri ng mga netizens ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-abolish ang PACC na pinangunahan ni Greco Bellica. Sabi ni siyang, "He abolished PACC. That's good news. I hope everybody is happy." Ang PACC o galing na sa desk na yan. Yung Deputy Office of the Deputy Secretary for Legal Affairs. And anti-corruption is one of its functions. So hindi na po niya maharap yung anti-corruption investigation. Sa dami na po nang hinaharap araw-araw na legal issues ng ulo. That's why a commission or a separate office or separate commission was created under the Office of the President to specifically work on the anti-corruption part of the Office of the President para matutukan. Dahil for the past three administrations prior to the office, prior to the coming of the under President Duterte, nagtambakan po ang kaso diyan sa DESLA na it was the PACC who finished all that on top of the reports and complaints that we received on during our time. So yung time ni President Era, President Arroyo, and President Aquino, lahat ng kaso nagtambak doon, tinapos ko po yun under my term. Ayon naman kay Greco Bellica, akala po ng iba kinukontra ko na si PBBM dahil sa pagkakaabolis ng PACC. Hindi po ganun yon. Patuloy pa rin akong tutulong sa gobyerno at sa bagong pangulo para siya ay magtagumpay dahil ang tagumpay niya ay tagumpay nating lahat. Subalit sa aking pagsasalita, ito po ay para makatulong at mapulutan ng aral ng mga bagong namumuno para lalo nilang mapag-ibayo ang kanilang pagsiservisyo. Ako naman po ay tapos na ang aking panahon ng paglilingkod sa pamahalaan. Sila na po ang nasa poder at namamahala, kaya sila na ang masusunod at may sariling diskarte at plano, kaya suporta, magpapayo at mananalangin na lang po kami para sa kanila. Kung kanilang didinggin ay nasa sa kanila na po yon. Sila na ang nakakaalam kung ano ang kanilang dapat gawin. Basta ako po patuloy na magsasabi ng totoo at magtatrabaho para sa katarungan. Kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, may tiwala pa ba kayo kay Greco Bellica? Saya, napakagaling na doktor. Milyon-milyon yung ginastos ng nanay at tatay niya para lamang maging doktor siya. Tapos mauwi na lamang sa pagkanyang suicidal na assassination. And he was really a determined assassin at the time, and you can always say that is one proof that no one can stop a determined assassin. Na ngayon kung bakit siya naging determined assassin? Kasi noong araw, nakakilala kami, parang, sorry, pardon doon ka. Tingin ko siya parang binabae ka ng sakwan eh, pati pagsalita, malumanay, binabae. So, hindi ko talaga in-expect, na-shock talaga ako. So ngayon, ano ba talaga ang talagang tagpulo sa kanya? Ito, nag-umpisa po ang gulo sa gitna niya at saka mag-asawang Purigay doon sa kanyang pagbukas ng clinic doon sa Lamitan City. Pagbukas niya ng clinic, siya po ay nagtitreat ng tinatawag na mga gamot para sa anti-rabies. Marami siyang gumawa. Marami lumapit sa kanya. So medyo nabastusan natin yung mga kapwa ng doktor doon. Nireklamo siya. At ang nagreklamo, doon sila nagreklamo kay Mayor Rosita Purigay. So ang ginawa naman ni Mayor Rosita Purigay ay inendorso yung reklamo doon sa Secretary ng Department of Health ng BARM. Kasi ng BARM, may sarili silang departamento. So, Department of Health, inimbestigan nga yung Department of Health ng BARM, itong clinic. At lumabas nga na wala siyang lisensya sa paggagamot. Wala silang lisensya sa pagbibili ng gamot, pag-apply ng gamot sa anti-rabies. Pero hindi ko alam, mukhang para specialized field yan na kailangan mapagkumuha ng permit o license to operate dun sa mula sa DOH. So, kung ganun, ang nangyari,
nag-ending yun sa napasara ang clinic niya. So napasara ang clinic. Kaya iba din, you're a doctor. Napasara ang clinic mo. Yan ang source of income mo. Tapos, napasara, hindi wala ka ng source of income. So, anyway, nag-post siya kayo. Nireklamo rin, ang unang post ni tungkol dyan ay ganito. Ang isa na may bata na may sakit na kinagat ng aso, hindi niya magdumat-dumat kasi bawal. After 7 days, mamamatay yung bata. Eh, yun na, namatay nga. So, naging passionate siya doon kasi pre-doctor siya. Masakit sa kanyang damdamin yung makita yung pasyente niya ng matay at wala siya nagagawa. So, ngayon, dahil doon, nag-post sa Facebook. Ito yung pinost sa Facebook. Kayo ha, bago ko sasabihin kung may live bell ito, wala. Kasi dito rin simula yung kaso laban kayo. Pinasuhan siya ng live bell. At gusto ko sirkitin ha, sa pagsasampa ng kaso ng live bell ng mag-asawang Frigay, Mayor Rosita Frigay na babae at Vice Mayor Roderick Frigay na lalaki at kasama pa kanilang mga opisyal na kanilang kakampay na matuman sa mamparang ng kasong libel laban kay Dr. Chow Diao Yo. So, anong mga libel? Kasi naging abogado niya ako, pwede kong sabihin ngayon kung anong impression ko at ang opinion ko doon sa lahat ng libel cases na sinampa laban kay Dr. Chow Diao Yo. Ito po, lahat ng kasong sinampa sa kanya sa 26 counts, 26 ha, ay wala po siyang pinangalanan, wala siyang nilagay na pangalan kung kanino niya tinutukoy yung kanyang pag-criticize o pagbira. So kung wala siyang tinutukoy na pangalan, parang pasaring lang. Eh ang mag-asawang Frigay at saka kanilang mga opisyal ay we felt alluded to na sila yung tinutukoy ng lahat ng mga bira ni Dr. Chow Diao Yo dun sa kanyang Facebook account. So nagmula doon, naging popular sa bayan ng Lamitan yung kanyang Facebook account. Maraming mga kanyang Lamitan ang nakasubaybay lagi sa kanyang Facebook account kaya marami kasi ang followers eh. Sobrang daming followers. Mas marami pa siyang followers kasi sa akin. So, tuwing mag-live siya, umabot siya mga 10,000 na ganyang views. So, ngayon, pagka ganun, nasaktan yun ang mga mag-asawang Frigay. Kasi parang nagbibira lang siya na pasaring, walang pangalan. At kanya mga tauhan din nila ng mga Frigay, binibira niya pero pasaring. So, ibig sabihin, ang tanong doon, meron bang libel doon? Oh, example ha, ito yung unang libel babasahin ko. At bago ko basahin, ipakita ko sa inyo na talagang itong isa sa kaso. Ayan ha. Ayan. Ang kasong yan ay criminal case number 42554 na umakit na sa RTC Bradsdale ng Sambunga Regional Airport, Sambunga City. So, ang aking, ito yung opinion ko. So, without prejudice, without intention of o influencing the court. Kasi ang kaso ngayon na nalipat na sa branch 10 sa Davao City. Buti naman at nalipat. Okay. Ang sinabi ko rito ay doctor's statement that his clinic was stopped from attending to anti-rabies patients ruled by fiscal judge as libel. So, dyan ho nagsimula ang kanyang galit. Wala lahat ng kaming mga abogado, abogado niya, ang opinion ko namin ay pare-pareho na walang libel po. Sapagkat wala nga, sabi ko, walang nilagay na pangalan kung sino sinisira. So ngayon, sa aking mga reader, mga listeners ngayon, para sa inyong kaalaman, maiksing kwento lang ha, memorize nyo lang ang word na DIMP, D-I-M-P, DIMP, para malaman mong lahat ng elemento ng libel. At kung makuha bang elemento ng libel, alam mo na ngayon kung may libel wala. So ano yung D-I-M-P? D as in, defamatory imputation. So basically, defamatory, may nakakasira ng mga binanggit, imputation. I, identification of the person to whom the defamatory imputation is ascribed. So, ibig sabihin, identification, na-identify mo yung tao kung kanino mo itinutukoy yung paninira. Next is M. Ang M naman talaga ng malis. Ibig sabihin, may intention ko talaga kasi may malis eh. So, ano ibig sabihin ng malis na yun? Pagdating naman sa, nag-develop kasi yung tinatawag namin jurisprudence, yung mga pagtingin, paghimahimay ng mga korte na nagsimula sa korte ng Korte Suprema ng United States sa kasong New York Times versus Sullivan na kung saan pag sinabi niya na malis, hindi kagat-agat na dahil lamang ay nakakasirang puri may intensyon ka ng manila. Hindi, kasi pwede bang binanggit mo rin yan katotohanan ang pinaglalaban mo. Pwede naman binabanggit mo yan at wala ka namang intensyon manila kundi nagkataon lang na dapat mo talagang obligasyon mo yun na dapat ilabas. Dapat ipublish. So, yan po ang mga klase-klase ng mga basihan ko bakit kailangan mo alamin at bakit walang malis. So, sa
sa New York Times vs. Sullivan na kaso sa 1964 niya na pinalabas na decision ng Korte Suprema ng United States, sinasabi po roon ganito, kapag opisyal ng bayan ang kumaso o kapag empleyado ng bayan o kahit man ang janitor ang kumakaso ng libelo laban sa isang tao na halimbawa nakaposte sa Facebook, ano ang requirement ng batas? Ano sinasabi ng batas? Kailangan ipakita mo na mayroong actual malice. O ngayon, ano yung ibig sabihin ng actual malice? May nakikita na malice. Sa sinasabi, binigyan ng kahulugan nitong New York Times vs. Sullivan na kinukopya na rin sa Philippine Supreme Court. Lalo na sa Gingging vs. Court of Appeals na nakatala sa GR number 128959 na inilabas noong September 30, 2005. Sinabi roon, ang actual malice po, kalugin ko na lang para naintindihan nyo, ay ganito. Kung ang isang bagay na sinabi mo na nakakasira ay hindi totoo, alam mo na hindi totoo nang iyon ay sinabi at pinablis mo sa Facebook o sa dyaryo o sa radyo o sa TV. Yun ang actual malice. Bakit? Alam mo na mali, alam mo na hindi totoo, pinablis mo pa rin. So nakakasirang puri. Pero kung totoo yun, hindi nakakasirang puri. Hindi yun. Ay nakakasirang puri man, pero totoo yun. Walang libel.